Hey guys, magandang araw po sa ating lahat. No? Welcome back to our YouTube channel. Meron na naman tayo dito ng repair na sapphire. Yung katulad ng sinabi ko, lagi tayong suki ng sapphire. Kung mapapansin nyo, yung mga video card na halos nire-repair natin na naka-upload eh, sapphire. Pero ito, hindi ko alam issue na ito, pinadala lang dito. Na napansin ko sa kanya, ay, ayan. Apakadumi. Yung kanyang ano PCIe yan, kung makikita nyo yan, so corroded na siya, may warranty pa siya yan, sticker, pero wala na siya, voided na yung warranty niyan, malamang. Tapos ayan yung mga tornilyo, mukhang napabayaan, hindi na alagaan yan. So ito ay Sapphire Nitro na RX 570. Hindi ko na yun muna siya isasala kasi oh, madami, sobra. So buksan na muna natin siya. Kawawa naman tong video card na to, no. Talagang mukhang na-stuck. Matagal. Siguro nung hindi gumana, in-stuck na lang. So muna natin. Mag-check na lang muna tayo ng resistance para malaman natin yung problema. Usually yung mga ganitong video card, no, yung kinakalawang, corroded, yun yung mga ano, user na ayaw nilang pakialaman. Na ayaw nilang pakialaman yung unit ng video card. Yan, tuyo-tuyo na yung thermal paste kung makikita niya. Napakalutong yan. Yan, nalutong. Nalugurog na siya. So lilinisin na rin natin siya. Yan, yung mga user na ganito, no, ayaw lang makialam kasi nga baka masira nila. So hindi sila ano, hindi nila pinapakialaman. Kahit linis, hindi nila ginagawa yun. Kasi tatakot sila. So tinitiwala nila sa mga ano talaga. So tama naman yun, pero dapat kahit papano, kahit yung mga PCI ilang malinisan, pabura o kaya ma-repaste, madali lang naman magbaklas yan, pwede naman panoorin sa YouTube yung pagbabaklas ng video card. Hindi naman mahirap. So ngayon hanggalin natin muna yung thermal paste na ito, malupong na yan, ano, parang semento, antigas. So ito, mag-overheat na to pag ganito. Pag ganyan yung thermal paste, mainit na yan. So, ilinisin muna natin.
linisin mo natin maayos. Tapos check tayo ng ano, resistance. Natin kung may shorted tayo sa ating main voltage rail. Nasa an tayo, resistance mode. So yung ating 12 volts ay okay, yung ating 3.3 ay okay din, so wala tayong problema. Check natin yung fuse, meron tayong fuse natin to, kilo ohms dapat. Ngayon, tanggal din sa kabila. So, meron din. So, yung fuse dito, meron naman tayong kilo ohms. Dito rin, meron tayong kilo ohms. Okay. So, wala naman tayong problema sa mga fuse. Check naman natin yung 5 volts natin. Okay. Output sa input. Meron naman yung peaks. Ano ba? Palagay ko nga ito nga. Mababa lang resistance niya, 30 ohms. Pwede naman na. Kakalang ko ito 500 lang dapat. 1 kilo ohms. Tingnan natin yung memory. Memory natin ay Hynix. So, mga 32 ohms. 30 pataas. Memory. Ito yung memory natin. Ayun. 32 ohms nga. Meron din dito. Mga 20, 30. Ganun. 20. Okay. So, good naman yung resistance sa memory. Yung 1.8 naman natin ay ito. 3 kilo ohms. So, 3 kilo ohms meron nga tayo. So, okay naman yung ating mga resistance. Kailangan natin gawin, linisin natin itong PCIe, tapos itest natin. Kaya siguro hindi nagdi-display, eh baka nga madumi nga itong PCIe. Siya. So, yan dito tayo sa test bench. Napapansin nyo. Tignan natin kung mag-display siya. Naka-power on na yung power supply. On tayo. Hindi nag-iinit yung chip niya. Ibig sabihin, wala siyang power to be core. Pero, check tayo ng voltage. So, una natin check yung memory. Kung may memory tayo, wala. Siyempre, wala rin controller. Wala rin B-core. Check natin yung 5 volts. Meron naman output sa input. Tingnan natin yung 12 volts dito sa PCIe. So, meron tayo. Check natin yung 12 volts dito sa ating 6-pin, 8-pin. Meron din. Yung ating supposed to be dapat 900 millivolts pero wala. 3.3 check natin, meron 1.8 I mean. So wala tayong 1.8. ulit, check natin ulit.
So ayun, wala tayong 1.8. So possible sila yung ating back converter, yung ating GS something. Ah, check ko. GS7103. Yung ating 1.8 ay walang response. Check natin kung meron tayong 3.3 sa PCIe. Hindi natin na-check kanina. Yun pala yung gusto kong sabihin. Yung ating 3.3. Kung meron na. So, let's try again. Sa 3.3 natin ay meron tayong... Meron naman. Ngayon, meron tayong 3.3. So, ang wala tayo ay 1.8. Kasi yung 1.8 ay responsible to power our voice chip. Then, magpa-power din ng ating V-Core at memory. So, palitan natin siya. Try natin yung palitan. Tapos, sige natin kung may pagbabago. Napalitan naman natin na maayos. Ito yung ating GS7103. Bali, mapapansin nyo, meron tayong rotated area dito sa iba. So, maari din ito yung cause. Ayan. So, try natin linisin muna yan. So, ito ay resistor. Ito naman ay capacitor. Tapos yung transistor ay corroded na rin. Tayo ng resistance ng ano yung 1.8 natin kung dapat. Although kanina naman bago natin bunutin yung kalagay dyan ay 3 kilo ohms, so ngayon dapat meron pa rin tayo. So 3 kilo ohms, check natin. Meron tayong 3 kilo-ohms. Hindi ko na mapapakita yung multi-tester. 3 kilo-ohms. So, meron tayong 3 kilo-ohms. So, mukhang nakadikit naman yung ating mga pin. Silipin ko lang. Okay, mukhang dumikit naman. Pero make sure lang natin tong banda dito. Ito, ito. Gamitan ko lang ng soldering iron. Ayan. Tapos, test natin siya. So yun guys, andito na tayo sa test bench natin. So ayan, after nating palitan yung GS7103, nilinis din natin yung corroded area which is located here. So nagpalit na ako ng resistor dito, tapos nagpalit din ako ng capacitor dito. Kasi medyo bulok na yung capacitor. Kaya bago siya
sala, pinalitan ko na rin yun. So maybe yun din yung nagkukos ng ano, kasi hindi umakit yung 3.3 mula dito papunta dito sa ating chip. So ngayon, possible wala rin problema yung GS. Maari din, walang problema yung GS7103 na tinanggal natin, pero pinalitan ko na rin para mas safe tayo na. So ngayon, magta-try tayong i-power siya. So guys, no, pag wala yung 1.8, ibig sabihin no power din yung video card. So pag wala yun, possible hindi rin umiikot yung fan. Ngayon, ano natin siya. Buka natin siyang power on kung meron na tayong response. So tanggalin ko na muna to para makagalaw tayo ng maigi. Tingnan natin kung meron na tayong bicor. So power on tayo. Punta muna tayo ng voltage mode. Power on. Ayan, nag-turn on na. So nararamdaman ko yung pag-init ng chip. So kailangan meron na tayo ditong 900. O meron na tayo 900. So possible may display na tayo. Ayun, may display na tayo. Ayan, may display na tayo. Patayin ko na muna. So ibig sabihin, kompleto na yung 1.8 natin. Meron na tayong 1.8 at meron na tayong memory. Check na rin natin. So sa memory, 1.5, meron na tayo controller, the same 900 millivolts. So yung 1.8 natin ay here. So meron na tayong 1.8. Okay na yung ating video card, assemble na lang muna natin, tapos stress test tayo. So yun guys, no, ito na yung ating video card. Okay naman na siya ngayon, so running games tayo. So far okay naman yung performance niya. Ayan. So yung kanyang sensor, maganda naman yung feedback. So ayan, okay na siguro to kasi ang problema lang naman natin yung missing na 1.8 volts saka yung mga corrosion doon sa may ilalim ng sa may 3.3. So wala na tayong problema sa memory saka sa GPU. Working good naman yan siguro. Ayan, maraming salamat sa nagpadala nito kay Boss. Ayan, hindi ko naman tanda kung sino pa pero hanapin ko na lang mamaya, no? So, ayan, paki-subscribe na lang po sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin. Tapos, ayan, paano na rin po, pa-message na rin po sa Facebook natin kung meron po kayong gustong ipa-repair. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sana lagi nyo subaybayin yung mga video na ina-upload po dito sa YouTube channel natin. Ayan, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat.